Good day, Essence. Welcome dito sa aking second channel kung saan mga hindi tungkol sa motor na pwedeng i-review dito kaya upload. Tapos, bumili ako ng bagong monitor kasi may bago akong PC na setup. Wala naman sa plano. Ito yung nabili ko, View Plus. Nasa 6,500 sa Easy PC sa Alabang. So, ang binili ko is ito, IPS. Tapos, 75Hz lang. Gusto ko sana i-aim yung 144Hz para future secure na. Kaya lang, hindi naman kasi ako nag-games. Ang need ko lang is IPS for accurate coloration. Pag nag-edit, ganyan. Yun lang talaga kailangan ko. Pero yung 144Hz, piling ko hindi ko ma-maximize. Parang sa motor, di ba, merong mga added features na added din sa price. Pero gusto natin bilhin parang future secure. Security natin na pagka nagbago-bago yung mga specs, meron pa rin tayo. Pero at the same time, isipin mo, gagamitin mo ba talaga? So ako, parang feeling ko, since wala nga siya sa budget, basta IPS, okay na yun. Para accurate na yung coloration. So, ito yung itsura niya from the box. Simple lang na kulay box. Yan, kulay brown na box. Tapos, View Plus, 24 inches. Ayoko ng 27 kasi 27, medyo masakit na sa ulo, masakit na sa mata for me. Bala ko pa nga dati mag-double monitor, kaya lang parang sabi ko, okay na pala yung single, basta 24, sakto na yun. Pag 27, medyo malaki na, masakit na din sa ulo, masakit na rin sa mata. Tapos, since, ano din, bumili din ako ng mga iba pa, kaya neto, yung USB hub, yan, meron din, bumili ako. So, may saksakan na dito ng SD, tsaka SDHC. So, para yung aking camera na SD card, okay naman, may adapter, pwede na dito, diretso na. Tapos, meron yung tatlong USB na hub. So, magagamit ko yan para dito sa... Tapos, bumili din ako ng Bluetooth dongle. Ito ay nasa 425 bili ko sa Octagon, sa SM. Sa Octagon. Sabay, ito naman, Bluetooth dongle. So, para ikakabit ko lang siya dyan, pwede na ako mag-Bluetooth. Connect yung phone ko dun sa PC. Kung magpapasa ako ng mga picture for thumbnail, madali na lang. Kaysa isasaksak mo pa via flash USB. Tapos, yung phone mo, hanapin mo pa yung files kung nasaan. Eh, kung marami ka ng pictures, bago ka pa makarating sa dulo, di ba? So, yun. Ito na lang, para easy na lang yung pag-transfer ng files pagdating sa pictures, pang thumbnail, mga short videos, o kaya audios. So, ito na lang. Bluetooth na lang natin. Tapos, bumili din ako neto, AVR ba to? Basta, yan, no, Echo Power, para wala pa kasi akong ganito. So, syempre, kailangan natin to. Para dito natin isasaksak yung monitor, yung PC, kaya wala pa ako niyan. So, mga basics, binili ko lang. So, ang pinaka-priority natin makita ngayong araw is ito. Itong View Plus. 75Hz fresh rate, IPS panel, 190 by 1080 pixels, 23.8 inches. So, ano na yun? Rounded na yun to 24 inches. Tapos, frameless, connector, VGA, HDMI, tsaka audio out. Meron. Tapos, contrast ratio, meron din. At saka, ito, response time, meron din. So, check natin ito ngayon. Hindi ako masyado marunong mag-review ng monitor, pero ibigay ko lang sa inyo yung itsura para ma-idea kayo. Kasi parang, wala ko makita ng ganitong review sa YouTube. So, buksan natin. Tara! Ito, one action. Buksan na natin siya ngayon. Check lang natin yung units. So, kinarga ko lang to sa motor mula Alabang, mapuntang Santa Rosa, Laguna. So, sana safe naman kasi, ayan, may mga ano naman, no, styrofoam sa loob. Ayan, may tama na. Ayan. May tama na agad yung box. Kasi, nagpunta pa kami na SM. So yan, straight from the box, ito yung ano niya, VGA, cable, plus yung stand. Yan, madali lang naman yan eh. HDMI, tapos yung pinakasaksakan niya, yan. Ito sa mga mount. So ito na siya. Tinin! Baliktad. So mukhang safe naman, hindi naman tinamaan. So ayan siya, may piece. Nibis pa rin ito. Wow! Nakatapot malagyan ng fingerprints.
Yun, no? Bagong-bago. Wow! Nipis nga, frameless nga siya, oh. Ganda! Sana ka na display. Check natin mamaya. Hindi na ako masyado marunong mag-check ng display dun sa mga color-color. Pero mag-search ako sa YouTube para mapakita ko sa inyo. Pero so far, maganda siya. Yung looks niya, eh, no? Very minimalist lang. Sa likod, ganyan lang, oh. Diba, nagaganyan-ganyan ko pa siya. Pag ito, kailangan to. Kailangan to, ano, gentle ka lang. Kasi once na maano to, pwede magka-dead pixels, magka-pleating. So, dapat gentle ka lang. Nandito naman ako sa kama. Ano ko muna siya, i-install ko muna, tapos pakita ko sa inyo yung magiging output nito. Yung magiging itsura niya. Tara! Resense, ito yung mga nasa likod na makikita ninyo. Ito yung HDMI, dito yan. Tapos yung VGA, dito naman yan. Yung pinaka-power niya, ito, dito naman. Tapos may speakers na dalawa dito. So, yun lang. Very basic sa likod. Tapos, so, syempre, HDMI yung i-ano natin para mas accurate. So, ito na yung bago. Eh. Mas maganda. So, tara! Kabit na natin dun sa system unit. So, yun, ladies and gents, na-install ko na nga siya. Ayan na siya. Maganda siya. Ayan, no? Sobrang nipis lang ng mga frame niya. So, check ko natin ngayon yung pixel niya. And, check natin kung may dead pixel, all that stuff. Bali, hindi ako kasi alam kung paano i-manually configure it yun. Nag-check na lang ako ng video sa YouTube. Tapos, yun ako na lang ito, tatanggalin ko ito. Itong pinaka-plastic niya. Ito pinaka-satisfying part. Hindi ko sana po muna tatanggalin kaso may ganyan. May sticker dito. Sige, tanggalin na natin. Yun naman talaga purpose niya. Kailangan din tanggalin ito kahit anong mangyari. Patay mo kaya ilaw. Ayan. Pantay naman. Wala naman siyang dead pixel dun sa test na yun. Sana naman wala. Brand new naman siya eh. So, ayan. Netflix. Ayan, may itsura niya. Sarap manood. Ayos. Ano masasabi nyo dito? Okay ba? Si View Plus. And kung may mga nakagamit na, comment your thoughts below. Ano pa yung mga hindi ko na-test dito? Pinakita ko lang. Simple, ano lang. Review lang. Para lang ma-idea yung mga bibili pa lang. Kasi kagaya ko, ito lang available sa ECPC. So, ito yung binili ko. So, para ma-idea lang kayo kung worth it yung bilid. So, ayan. Ayan siya. So, kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Tere Triano. See you on the next vlog. Bye-bye.